Assalamualaikum guys, good morning. Yuri Yunis Miswari, ayan na naman tayo. Dahil sa off natin ngayon, may pupuntahan si Saudia ng pupuntahan importanteng building. Charot. shout out to Haja Kaima. Ja, salamat. Salamat sa patudong mo sa akin. This is from Miri. So, match na match sa aking abaya. Ayan guys, palagi na tayong nag-abaya kasi wala, kawawa na mga damit natin. Kawawa ang bilbil, lumalabas. Ayan guys, storytelling muna tayo. Naalala nyo po ba yung nag-COVID ako? So, first day of COVID ko, first day of period ko. So, before my period, may nafe-feel ako sa aking maselan na dito sa dibdib ko. So, ang iniisip ko, parang dahil sa magkakaroon ako, parang normal lang. Tapos, sabi ko, obserbahan ko after ng menstruation ko. Ayun nga guys, after ng menstruation, tapos yung, wala pa. Habang na-isolate po ako, kinakapa-kapa ko yung aking dibdib. Yun nga, may nakakapa talaga ako. Sabi ko, wala to. Dahil sa menstruation lang to. Tapos, sabi ko, obserbahan ko after ng menstruation. After ng menstruation, guys, sumarang 10 days ako na-isolate. After menstruation, andun pa rin siya. So, hanggang pumasok ako, may isa akong kasama, pinakapa ko. Sabi niya, ay, ano yan, malaki. Sabi ko, hindi ko rin, inoobserbahan ko lang. Sabi ko, baka mawala din kasi katatapos ko lang ng, katatapos lang ng period ko. So, hanggang nagpunta kami sa Singapore, pinakapa ko naman sa roommate ko, sa kasama ko. Ayun nga, sabi niya, magpa-check up ka na. So, yun nga. So, kahapon, ang dami kong Ayun nga. Tapos nga guys, kahapon, may appointment yung alaga ko kasi nagka-Rinex siya. So, andun yung doctor na which is na yun ang tumitingin sa akin under ako sa kanya. Nag-grab the opportunity na lang ako. Binulungan ko na lang siya. Wala sa plano yun na sabihan ko siya. Parang nag-iisip ako paano kung gagawin to? Paano isasabihin ko ba sa doktor na tumitingin sa akin? Tapos, or diretso na lang ako mag-ER, magpakuha ng, maghingi ng referral. Yung pala, matagal yon. So, sinabi ko, sabi niya, agad-agad siya nagsabi sa akin, ipamamogram natin. Sabi ko, tapos andun din mga nursing supervisor. Tapos, kinapa ng, sabi niya, dapat nakahiga ka. Sabi ko, sister, kapain mo lang, sabi ko, nasa gitna-gitna ng nips ko yan, sabi ko gano'n. Tapos sa kapa niya, oo nga, sabi niya. Tapos sabi ng doktor ko na ipapa-schedule kita ng mammogram. Ayun nga guys, sa awa ng Diyos, nabigyan tuloy ako ng mag-walk-in lang ako for mammogram. Kung sabi ng supervisor namin, kung hindi daw matagal yun nakapila ako, appointment talaga. So, mag-mammogram ako ngayon, walk-in lang ako, tapos yung ultrasound ko, wala pa, magme-message sila kasi maraming nakapila yata, ganun. So, at least mag-mammogram. Ayan guys, papunta na ako ng RIPA, sana samahan nyo po. Samahan nyo ako sa aking health journey. Kung ano-ano na lang ang nafe-feel ko ngayon. Ayan, sana okay lahat ang result. Sana wala to. Sana nga. Sana, cross finger. Ayan guys, magdadrive muna ako papuntang hospital. Bye! Ayan po, dahil sa kahapon hindi ko po natapos ang aking video after, 'di ba, nagsabi ako na punta ako ng RIPA ng hospital. Ayun po, habang nandun ako sa hospital sa may radiology department,
Siyempre, binigay ko na yung aking card. Tapos, yun. Of course, tinanong nila ako kung may appointment ako. So, sinabi ko na yung tungkol doon na from my doctor to supervisor and then papunta doon. So, alam ko naman na pagdating sa mammography, na meron talaga procedure. So yun nga, pabalik-balik sila sa loob ng kwarto, tapos papalabas sa akin, nag-explain sa akin hanggang meron na final decision. So sabi ng doon sa receptionist, ang procedure talaga kailangan, nabasa nila yung report ng aking doktor sa aking sa system. So ang nangyari, in-explain sa akin na kailangan ang aking doktor i-refer ako sa surgeon. Tapos pag after ng surgeon, saka yung surgeon na ang mag bigay ng referral to kung for mammography or what. Yun ang mga procedure. Tapos wala daw pala such as a walk-in na ganon. Kasi nga everyday full po ang nila, ang schedule nila for mammogram. So okay naman sa akin, naintindihan ko naman. Diba, syempre, dati din tayo nagtatrabaho sa hospital. So, sabi ko, oo, walang problema, sabi ko. So, sabi niya sa akin, magantay lang po ako ng message kung kailan yung appointment. So, in-inform ko yung nursing supervisor namin. So, hindi din pala sila na ganun talaga, dapat ganun ang procedure. So, kinontak niya aking doktor, tapos wala pang reply yata. Siguro busy, may, siyempre, doktor, busy yan. So, habang nasa hospital ako, umuha na ako ng gamot ko para sa hypertension, di ba? Ang daming sakit. Ayun nga, guys, tapos, so kahapon, dami kong nilakad. So, pumunta pa ako ng bangko after ko sa hospital. On the way ako sa bangko, tumawag na yung receptionist sa radiology department na nakapag-usap sila ng napag-usapan nila ng doktor doon sa department nila na hindi na daw kailangan ako makipag-meet kay doktor sa doktor ko, tapos i-refer ako sa surgeon. Ang ginawa, napag-desisyonan nila na bigyan na lang ako ng appointment. So ayun nga, guys, sabi ko, oo, okay na. So hindi ko, so kahapon parang waiting lang ako, baka sakali, sabi ko, ma-refer ako sa surgeon, makapunta ako kasi off ko naman. Tapos ganun nga yung schedule nabigyan na sa akin. Excuse me, makati lang ang aking anak. So antayin natin sa ang next schedule na to for mammogram. Diretso na daw yung full ultrasound, mammogram and ultrasound sa August 12. Sakto din, guys, na standby off ko din yon. So hindi magagalaw ang schedule ng iba. Ayun, guys, sana okay to. Sana walang negative. Alam niyo na ang ibig kong sabihin, mahirap magkasakit. Mag-isa lang tayo dito. Ay, Diyos ko, kahit kayo nagka-COVID, ako ang hirap kong tumayo. Grabe, guys. Ayun nga, guys, on the way ako ng bangko, kasi nga daw, kinain ang ATM ko, so binigyan ako ng bagong ATM, ang pagkakamali ko. Hindi, yung pala, doon mismo din sa bangko, mag-change tayo ng doon sa counter nila, mag-change ng pin. Akala ko diretso na ako sa ATM doon mag-change. So nag-try ako sa ATM, sinasabi na incorrect pin. Sabi ko, bakit? Yung pala, kailangan ko pala that day na kinuha ko yung ATM ko, dapat pala antayin ko ang ibang counter na magtawagin ako para sa pin, mag-change ng pin. Ayun ang nangyari sa akin kahapon. Ayun, guys, mahirap magkasakit. Sana okay to. Sana, sabi ng kasama ko, bakit matagal, hindi ba urgent? Sabi ko, hindi naman siguro. At saka hindi naman matagal. Next Saturday. So okay din 'yon. Ayun, guys, wala tayong magawa. Ganyan talaga ang buhay. Kung talagang bigyan tayo ng Panginoon ng sakit, hindi maiiwasan yan. So, ingat-ingat din tayo sa mga ka-OFW natin.
na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga pamilya. Ay nako, kung ano-ano na nga ang na-experience ko dito sa Brunei sa loob ng 15 years ko, 16. Sa loob ng 16 years ko dito sa Brunei. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking chika-chika, ang health journey ni Saudi Miss Wari. Tutukan nyo ang aking health journey, health series ko. Ayan guys, kung saan man tayo naroroon, palagi tayong mag-ingat, always pray. And then, hanggang dyan lang po. Yun is Miss Wari. Kung hindi pa kayo subscribe, subscribe lang po. And like, share. I-like nyo na din, share. And kung gusto nyo mag-comment, comment po kayo. And then, don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking upcoming video. Ayan guys, bye-bye.